Labas nyo. Ayan po. Natanggap nyo, ayan, lahat. Natanggap nyo yan, pati yun. Tapos yung grocery nyo. Ito yung mga bigas. Dilata nyo, hotdog nyo, ilabas nyo nga. Ayan o. Ano yung pinupost-post mo sa face ni Mayor? Na kayo hindi tumatanggap sa barangay? Saan galing yan? Ay, patayin mo si Galilio mo. Hoy, tanggalin mo si Galilio, palalayasin kita rito. Tinatanggap ko na nga kayo rito eh. Diba? Tinanggap ka namin kayo. Gusto mo nga ilagay kita sa kulungan ngayon. Pinaklaro ko na sa'yo. Ha? Tapos ka sa page ni Mayor na hindi ka nakakatanggap sa barangay. Ilang misis na kayo tumanggap? Pangalawa, galing ba kay Mayor yan? Galing sa barangay. Galing sa akin. Ngayon, yung 1,000 na hinihingi nyo, yun mandato ho ng pamahalaan na kung sino yung may bahay, no, ay bibigyan ng 1,000. Kahit kaming frontliner, wala. Inuna namin yung may bahay. Since wala kayong bahay, tinanggap namin kayo rito. Dahil naawa kami sa inyo. Pero binibigyan namin kayo. Ano yung pinupost-post kung hindi ka nakakatanggap sa barangay? Ano ngayon lang? Pangilan? Kailangan nag-post kanina? Kahapon. Kagabi. Bago ka tumanggap, nag-post ka na. Nakatanggap muna kayo, no? Nakatanggap muna sila. Tumanggap ka muna bago ka nag-post. Ibig sabihin, kinain mo na. Kasi sir, nakapila na sila. Kasi pa, kasi wala nga raw ID. Ano binigyan na nga kahapon. Wala nga ID. Di ba nilista sila? Nilista sila. Dahil uunahin muna yung may mga quarantine na may listahan. Sir, ito lang sa akin. Sa tagal na sir, wala kami nga nung kasi magka-try dito, wala kami kalabas. Anong gusto mo ngayon? Isisisi mo sa barangay yung hindi mo paghanap buhay. Sino na utos niyan? Now, walang magyabiyay ako ba? Hindi ko sinisisi. Oh. Hindi ka lumalapit sa barangay. Bakit hindi ka lumalapit? Kaya pa namin mabuhay sa day. Bakit magpupuspos ka? Yun na, wala na. Hindi na kami pinapalabas na ano. Kaya nga, hindi ka lumalapit sa barangay, di ba? Bawal naman talaga eh. Oh. Gusto mo, palalayasin mo na lang kayo. Okay lang sa'yo, mayabang ka pa. Wala ka nga makain, nagyayabang ka pa. Ikaw may sabi na wala kang makain, kaya tinutulungan ka ng barangay. Ngayon, magyayabang ka nga, okay lang lumayas ka. Ikaw ang iniisip mo na kayabangan mo yung anak mo nito. Kung wala kayong makain, may barangay kayong matatakbuhan. Ikaw ang nagsabi, ayaw mo lumapit sa barangay. Ngayon magpupuspos ka sa page ni Mayor. Dalawang bisis ka na tumanggap eh. Imagine mo, nakaraan tumanggap pa. Kagabi tumanggap pa. Tapos ay, kanina magpupos. Ay, nagbigay ng pagkain, di ba? Binigyan ko pa kayo. Tapos kanina magpupos ka. Ito mong kalukuhan mo. So kapatid mo, tatay mo, nakakatanggap sa amin ah. Yung SK yung kapatid niya. Nakakatanggap sa... Hindi, yung baba, di babae. Lahat po nakakatanggap. Ayaw ko yung sinasalbahin niyo kami. Okay, ako po siya. Talaga po, sinasabi ko talaga sa kanya. Okay lang po, kahit wala po kong matanggap. Basta po yung anak ko na kasi kaya. Yan ang epekto ng bisyo mo. Wala akong bisyo. Wala na ngayon. Huwag mo sabihin sa akin. Ako ho ang kapitan dito. Kilala ko kung sinong may bisyo. Ngayon tumigil kayo dahil nakaupo ako. Pero nung araw yun ang bisyo ninyo, ngayon sisisihin niyo yung gobyerno na ganito nangyari sa buhay ninyo. Huwag ka manisi. Huwag ka manisi, ha? Kapag kami binibigay naman ng mga kain, pinapauna kayo, pinapauna ko naman. Kayo ang inuuna namin sa pagkain. Saka hindi, Che. Binigyan natin sila siya ng quarantine pass, di ba? Wala kang quarantine. Oh, yun. Para makalabas. Kasi nga, ang quarantine pass, binibigay yan sa may bahay. Ay, sa bahay nila. Ako po may nakasit sa bahay sa tao. Tinaw mo yung kinakain mo galing sa barangay. Pilata mo galing sa barangay. Tulong yan sa inyo. Para sa inyo yan.
Ayan po, clarification po, ayan po yung mga binigay namin. Ilang araw din po. Mali kasi. Nakatanggap din po sila ng ayuda na galing po kay chairman dahil nga po, sila ay naabutan ng lockdown dito at homeless. Magagalit ako sa ginagawa mo. Iba, normal yun. Yung lalaking ito ay nagmamalaki pa po. Okay lang lumayas ka. Oh, yun naman yung sinabi ko eh, di ba? Tapos di ba pinabalik po ako, tapos po nung gabi, nung ako na po ngayon oras po, tinawag naman ako ni Kuya. Sabi ko, pumila na siya. Kasi pinatawag kayo ni Chairman. Ako, patawag sa inyo. Pinatawag kayo ni Chairman. Ate, pumila na kayo doon. Nung nakaraan nakakuha ka, sanggal. May down siya. Nung kasama niyo po yung nabibigot, sabi ko, ito po, alam niyo. Oh, nabigyan pa rin kayo. Hindi kayo binibigyan ng barangay. Hindi kayo binibigyan ng barangay. Nabawas-bawasan. Pero huwag niyo sabihin na hindi kayo gumagamit, ha? Pasensya na po talaga. Pinaklaro ko lang, ha? Pinaklaro ko lang sa iyo, ha? Kahapon na pinapuntahan pa kayo ni chairman dito sa akin. Kaya nga, sabi yung mag-iinaroon sa may gilid, so puntahan mo. Ako rin ang nabutos niyan. Ako rin ang nabutos niyan. Chairman yung nabutos. Hindi pa kayo nahihiyan, ha? Sabi sa barangay, tanggalin ang nasa kalsada. Dahil naawa si barangay, nandiyan kayo, nakatago naman kayo. Naka-live kayo, ha? Tapos, kung anong meron sa barangay, binibigyan kayo. Huwag mo isisi sa akin yung 1,000 na galing kay Mayor. Kasi ang mandato ni Mayor, ha? Kung sino yung may bahay, siya ang bibigyan ng lockdown. Eh kayo dito, hindi natutulog dati nandun kayo eh. Opo. Binalik ko yung pera kay Mayor na sobra. Bakit kamo? Eh kanino ko ibibigay? Wala na akong mabibigyan kaya binalik ko kay Mayor yung pera. Tapos sisisihin niyo ako na hindi kayo nabigyan ng 1,000. Yeah. Ay kung sinabi ni Mayor na kahit kanino yan, hindi binigay ko sa inyo. Pasensya na po talaga kayo, Chairman. Pasensya na po. Hindi na kumawala. Pare, ha? Yes, sir. Kung pagod ka. Mas pagod kami sa'yo. Baka wala ka ng... hindi mo magawa yung gusto mo. Kami pagod na pagod. Huwag mo naman kaming gaganito eh. Araw-gabi kami nagpapakahirap para bantayin itong barangay nito samantala ikaw. Patulog-tulog ka maghapon. Ha? Huwag mo kaming ganyan eh. Ngayon kung hindi ko gusto yung patakaran ng barangay, hindi ka naman taga rito, wala kang bahay, di alam mo lang ka. Oo. Huwag mo lang kami siraan. Kung tapos niya, tinong kapatid niya. Ay saan ka? Diyan ka rin naman sa labas eh. Okay, SK set. Ay nasaan barangay ka? Yung sekretaryo SK, yung nung babae. Gumagamit ka pa siguro. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala kayong malalapitan. May barangay na lumapit kayo sa akin. Pumunta ka sa akin. Pumunta kayo sa akin. Bibigyan ko kayo. Hindi naman kayo pumupunta sa kanya eh. Hindi ka naman pumunta sa akin kapag magpupustos kayo. Hindi naman kayo pumunta sa barangay ah. Ito, kaya lang ako sa yung kapatid mong SK secretary binibigyan, ba't hindi ka ba binibigyan? Oo. Kaya nga ate, no?
po talaga, Chairman. Sisingin niyo ako kung isang bisig lumapit kay Chairman. Wala na kami makain ang hindi ko kayo binigyan. No? Pwede na ako sisingin. Pero lahat pinagawa ko eh. Masakit sa akin. Masakit sa akin. Pera ko na nga pinagastos ko eh para matulungan yung kaparagay ko eh. No? Hindi ako kalit sa inyo. Gusto ko lang klaruhin. Nga next time, huwag naman ganito. Walang magtutulungan dito tulad yan o sarado. Nandito ka sa loob ng barangay, tayo magtutulungan. Kung anong kailangan, tingnan nyo dyan. Sige nyo, maliban sa inyo. Diba? Sa Palma, marami na tutulong dyan. O ako, ang nagbibigay ng pagkain lahat yan. Imagine nyo, sila nga nabibigyan ko, hindi naman laki nila. Kayo, lalo na may anak kayo. Hindi lang kayo lumalapit sa amin. Yun, lumalapit sila kasi kay Chairman. Eh, kayo hindi kayo lumalapit eh. O, sige, tapusin natin ito ha. Kung ano ang kailangan ninyo, try nyo kami muna. Okay. Ha? Hindi tayo mag-iwanan dito. Pare ha? Ha? Alam na marami kasama ng loob sa barangay dahil kinukontrol kayo ng barangay. Pero, lagi nyo tandaan, nagkataon lang ng barangay chairman ako. Kailangan ayusin yung lugar. Kailangan ayusin yung lugar. Pero hindi ibig sabihin mag-aaway tayo. Tayo pa rin magtutulungan dito. Sige. Okay. Sige.